Shug. Eto na. So nandito tayo ngayon sa Shugay, Manila. At ang owner ng Shugay, Manila, si Sir Ronnie De Vera. Exacto, maghanap ka sa mga pangregalo eh. Isa. Ano po anong pangregalo? Para sa kanino, boss? Kay Loves. Yun, no? Yan. Nice. Oh, malapit na Valentine's. Oo, grabe pala itong shop mo. Ikot muna kayo. Tignan niyo muna ang Shugay, Manila. Boss Ronnie, ay, ano mo mararecommend mo na pangregalo? Grabe na, pero bago ako magregalo, grabe naman pala ito na matindahan mo. Uy, mga Travis Scott. Mayroon naman mga Travis Scott yan eh, oh. Ano ba pinakamahal na Travis Scott? Sa ngayon, yung OG na to. Yung Jordan 1, yung dalawa na yan. Oh, Ren. So, ang dami pala niya, oh. May mga iba't ibang brand din. Di ba, may Supreme Socks. Ang gusto ni Mrs. Alamo actually, Yeezy. Okay. Sobrang gusto niya ng Yeezy. Tingnan natin kung may mga size kung bakit. Masarap sa paa pare, kaya siguro. Gusto niya yan eh. Ito mga Yeezy namin. Kahit anong Yeezy, basta 8.5. Yeah. Meron ba dyan? Ngayon meron din uso eh, no? Yung Samba. Samba? Yan. O bakit? Patanong ko lang. Kasi ito ah. Pero kasi nagtataka ako, bakit sobrang hype ng Samba? Bakit sobrang hype ng Samba? From the expert, Shugay Manila, bakit ba hype bakit ang Samba? Bakit ba nauso ang Samba? Nagsimula sa US eh. Simula nung... Sino nagsuot? Kasi usually... Mga artista, sila Kendall Jenner, sila... Kaya naging hype yung Samba. So mga 2 years ago, medyo nagpipick up na sa amin. Tapos ngayon, na-delay lang ng konti yung Philippines. So pero ngayon, sobrang hype talaga ng Samba. Lahat ng colorway, sobrang ano. Oo, so lahat to is above SRP? Mga in-import namin from other countries. Kasi wala rin sa Pilipinas. Yes, oo. Ano ba yung pinaka-inahanap na Samba colorway? Yung ano, white pa rin, white-black ito. Classic. Magkano yung ganyan? Ito, 8,900. Oh, 8,900. Nice. So, medyo close to SRP kasi 7,500 lang naman dito sa Philippines. Ah, konti lang yung konti lang. Nakita mo yung bag, yung duffel bag na Jordan. Reserve na namin yung bag mo eh. Ito. Ang mga collectibles na meron dyan. Mga cows. For sale din yan. For sale din, For example, magkano to? Ito nasa, magkano to, Zach? Mga nasa around 80,000, 70,000. 55 nasa. 55. So, nag-iba-iba yung pricing niya. Depende sa nag-o-collect ka rin talaga niyan eh, no? Grabe, yun yung duffel bag. Yung gray ah. Ay, lagayo ng pera ni Sir Ronnie. Dito nilalagay ni Sir Ronnie lahat nung... Tinanong niya ako eh, kung ano malaki. Sabi ko, kasha, ilang million. Oo, sa tingin ko kasha dito mga... 15. Kasha. 15, maluwag pa pare. 15, maluwag pa dito. 15. Dahil, magkano naman yung ganito? Ito, 13,900. Kailan nga pala nag-start yung Shugay Manila? Shugay, ano pare? Kasi, nag-start kami online 2012. Pwede ko ba matanong, before Shugay Manila, anong hustle ko? Hindi, anong shop, anong sneaker na shop yung meron? Ano, Shoe Shop, saka Gabby's Closet.
Cabbage Cross. Kasi parang sa akin, unang nag-ring ng Sugar Manila, parang sa mga nauna. Oo. Ano lang kami, mga one year behind. 1 year behind. Oh. Pero before na naputap mo yung Sugar Manila, online. Ano yung ginagawa ni Ronnie? Ako pare, ano, marami. Bukod sa... Ano ha, computer shop, baboy, nagtinda rin ako. Pero computer shop yung naging major, ano ko lang. Tapos shop. Reselling ng kahit anong bagay din. So talagang grinder din. So pare talagang solid. Ngayon, meron ka pa ibang business, di ba? Ngayon. Bonsai. Pangmayayaman yun, pangmayayaman. Nagsastart ako ng mga ibang venture, mga Airbnb. Maganda din yun. Airbnb. So ngayon, ano naman, nakilang branch na ba ang Sugar Manila? Ano na kami, 4. 4, saan ang branches ngayon? Okada, Resorts World, Century City Mall, tapos may tatlong ano incoming in town. Kutya, puro mabibigat yung mga pwesto. Grabe, ulitin nga natin sa saan. Okada, Resorts World, Century City Mall, saka rito sa Esmason. Wala bang ano, yung mga kalye lang, wala pa? Dati doon ako nagsimula, dati. Sa Barangka Drive. Barangka Drive sa... Kapitbahay ko si Kyle. Guadalupe. Oh. Yes, oo. Halos tabi ng palengke. Doon ka before, doon ka na-start. Tapos, una mong nilipatan. Century City Mall. Century City Mall agad. Oh, for 3 months. Binigyan lang ako ng chance. Siguro kung wala nga yun, baka hindi magbabago yung ano, game eh. Alright. Oh. So ngayon kasi makikita mo, grabe, it's not just an ordinary shoe store. Kung makikita nyo, yung leveling nito is talagang ibang klase. Upgraded na siya. So, ayan, pinakilala ko sa inyo si Sir Ronnie Deber ng Sugar Manila. At syempre, antayin natin yung ating pangre-regalo kay Love. So, ayan. Naalala ko dati yung ano yung clothing line mo. Kain Pepe. Oh. Kain FF. So, mahilig ka ba kain FF? Hindi, nagsimula ako G-Shock. G-Shock talaga. Tapos nag-online, nagpwesto-pwesto rin. Alam mo, pangarap ko rin yung ganito. Okay. Dati, may clothing ako. Mm-hmm. Pangarap ko rin na mag-carry ng put up ng store. Small, di ba? So, isa yun sa mga maganda sana. Malapit na yan, boss. Kasi ang ganda tingnan, di ba? Parang sarap sa... Parang ano mo siya, trophy na parang... Saka ano, nag-e-enjoy tapos kumikita, di ba? Pero ibang klase yung mga customer mo, puro mayayaman ang customer nito dito. Paano ka naman, niregaluhan mo si Joy, paano ang suporta na... Ay, si Love sa nag-handle lahat ng financial ko. Ng cash flow, lahat. Importante. So, si Boss Toyo, walang pera. Yun. So, si Labs kasi hindi ko siya na susubay pa yan. Marami kasi akong ginagawa, like shoots, vlogs, tapos syempre marketing talaga. So, siya na yung namamala when it comes to managing finances, inventory, mga ganun. So, ako, talagang ano? Tulungan talaga. Ikaw? Ganun din, pare. Same. Oh. Hindi lang nila nakikita yun. Hindi nila nakikita the person behind. Tama, totoo yan. Success, lalo na pag mag-asawa, is yung other half. Totoo yan. Okay, so. Kaya bigyan natin siyang regalo. Talaga naman, bibigyan natin ng regalo si Love, syempre. Anong ba naisipan mo na iputap to? Ano eh, nag-start sa hobby eh. Ah, connector ka talaga? Bumibili pa isa-isa, wala mong pambili. Okay, so hanggang sa nakakapagbenta ng isang item. Tapos nagduloy-duloy na. Yung tubo mo pag nabebenta mo. Oo, hindi mo walang galawan. Walang galawan. Lumaki. Hanggang sa nagkaroon ako ng credit limit na 20,000. Saan? Credit limit? Sa credit sa card. Yun ang pinambibili ko. Alright. Tapos utang, 30 days bayad. Tapos tinutubuan. Yun. O dati, wala pang shoe game. Nagbebenta lang ako sa Sulit. Sulit.com. Sulit.com. Bumibili ko sa Clark. Yung mga hardware ano doon, mga outlets. Nike outlets. Mga Nike outlets. Bibiliin ko ng 1.5, mabibenta ko ng 2.5 sa Manila. Kasi ipunin ko. Ikot dito. Tapos hanggang sa nagkaroon na ng mga importation, yung tropa sa US. Yun ang unang-una na start namin Shoe Game Manila. Kinuwanta ko siya, sabi ko, pare, tera, ano, ang dami namimili rito. Grabe. Yun na. Grabe naman pala yung nagsimula. Kasi, amazed ako kasi yung shock mo yun, mahal to. Ano na lang, hindi ko naramdaman nagdahan-dahan eh. Oh, pero mahal to. Tapos, naman din ang shock mo, mahal din. Malaki to ha. Magkano ang kapital ng isang ganito? Depende sa ilalagay mo talaga eh. Pero itong ganito, ang ganito, dami hindi ito. Ko, hindi ko. Kasi pagka nagbubukas ako ng tindahan, yung mga sa branch na iba,
dinidistribute ko na lang. Oh, dinidistribute kaya hindi mo. Ko na ganun. Pero tuma. Eh may tanong pala ako sa'yo. What's the worst sneaker for you? Like ka naman parang ito sa TikTok. Isa lang worst? Sagot nila lagi, no? Ako hindi Panda. Nagagandaan ako sa Panda. Oo, oh, hindi. Sa Amerika kasi lagi Panda, no? Ano? Sa akin, may mga... Pwede ba yung considered ba yung Astro Boy na ano? Boots? Oh, yeah, oh, sneakers pa rin. Ayan, isa din yan sa lagi. Hindi yun eh. Tsaka yung isa pa yung may mga balaybo-balaybo na green. Yung basa yung mga medyo pang mataas na pang fashion, hindi ko ganun para sa akin. So ano naman ang best sneaker for you? Para sa akin, for now, para all time. Air Force One. Anong klase ng Triple white. Oh, triple white. Air Force One, triple white. Oh, ito ako naman ang best sneaker para sa akin. Sneakers chocolate. Vans ka, di ba? Puma. Hindi. Dati nagpa-Puma ako. Lagi ko pinopromote yung Puma. Buti na nga lang ngayon, hindi ko na pinopromote kasi ayaw naman nila kapunin. Ngayon, hindi ko na siya pinopromote. Dati lagi siya pinopromote. Tapos, may mga talks, hindi naman na tuloy. So, ngayon, wala ako sinusuot. Usually yan, mga to, J1. Hindi kasi ako in particular sa sapatos. Kung anong trip mo, yun lang. Oo, tsaka hindi ako mahilig bumili ng mahal. Oo, tama yun. Hindi ko alam bakit, pero pag namamahalan na ako, pagka kunyari mga 10,000 na pataas, umaatras ako, parang, uy, tayo muna. Parang ganun yung pakiramdam. So ako, yung mas, kaya ngayon, napaborito ko sa isang mga shoes na paborito ko is Chucks. Okay. Kasi mura. Papansin ko Chucks ako Vans. Hindi ako nagbabans. Parang nakikita akong... Puma lang. Okay. Oo. Ngayon, Chuck yung paborito ko. Tapos, nag-Vans din ako. Pero ngayon, tumalim ko mag-suit mga Jordan 1. Kasi, comfy lang susuit mo. So, yun. Pero... Anong worst sneaker para sa'yo, pare? Worst sneaker para sa akin, hindi ko kayang suot. Mahirap ba, guy? Tangina. Ang hirap eh. Hindi ko alam. Actually, hindi ako nakapag-suit ng Yeezy. Okay. Hindi ko alam ba, hindi ko siya feel. Okay. Pero hindi naman siya worst dahil, para sa akin. Masyadong marami ka nang nakikita, kaya hindi mo na ganun. Hindi, trip. Hindi ko lang alam. Pero ang pinaka-paborito ko para sa Triple White. Triple White. Ako, Triple White. Pero nung younger years ko, alam mo ba, mahilig ako sa sapatos. Okay. Kasi afford na ni dad ko nung nasa elementary kami hanggang high school. Like yung mga Flight Posite, okay. Like yan, yung mga sapatos nila Penny. Yan, nagkakaroon ako niya lang ng Jordan. Ah, bakit nasa abroad siya? Or? Yes, sa OFW. That, alam ko, unang-una ko tagda ako ng mga shoes niya ng malimit, yung mga Patrick Ewing. Okay. Mighty. Bata na ako noon. So, mga elementary. Pero nung mga grade 4 ako, mga first import na ko, mga Patrick Ewing. May kasama pang bola yun. Okay. May Charles Barkley. Meron din tayong... J11, nagkaroon ka rin ng J11. No? Yes, nagkaroon ako ng J11. Mahal ng dati, parang 10,000 yata eh. Na-net ang J11 ko noon, yung net pa, para sa mga street boys. No? So, ganun yung mga shoes. Tapos yung mga flight po sa ni Garnet. Yan, nila Penny Hardaway. Tapos natigil nito. Ni Fila. Oh, Grand Hill. Yan, tsaka ni Stockhouse. Ano rin, may history ka rin sa sapatos? Yes, tsaka Penny. Tapos naghirap lang. Nagkawala yung kabuhayan. So, nagpunta ng Cartier Mar. So, yun na. Tapos, nagsipag na lang. So, ngayon, kaya na natin. Ayaw mo nang bilhin yung tindahan ko, pare. Hindi naman. Pero hindi pa rin ako pala bilhin. Actually. As in, talagang, hindi ko alam kung nagtitipid ako. Parang kasi sa akin yung shoes eh. Kailangan pag mahal, gamitin. Kailangan gagamitin. Walwalin mo. Actually, yung ganito ko nga eh. Walwal na yung ganyan yung ginigamit. Susulit. Oo, di ba? Hindi siya... Pero mga anak ko, binibilan ko. Okay. Yung anak ko, may Travis siya ng ganyan. Tsaka, yung ganon. Yeah, winawalwal din lang siya. Sabi ko, walwalin lang yun. Yan, cash ba yan kay Loves? Parang malaki ah. 7.5 men. Ah, 7.5 men. Patumbas ito, 8.5 women. Ah, so, pababaan lang natin yung size. Convert lang. One down lang. Alright. Tapos sa Samba, men's size siya eh. Kaya convert na lang. Kasi pag naka-walk in short, di ba? Ganito pag... Pagka may problema sa size, sabihin mo lang din kagad sa akin. Alright. So, ayun lang. So, narinig nyo na lahat ng story. Short story ni Ronnie Rivera. How the shoe game Manila started. And how Ronnie Rivera nagsimula din siya sa grinding din. Alam nyo talaga, alos na madami na maraming kakilala natin. Tayo, magkakaibigan. Lahat nagsimula sa grind.
Yeah. Lahat nagsimula sa pagiging masipag. Saka enjoy mo yung hustle eh. Yes, oh. Siyempre kailangan love mo yung ginagawa mo. Oh, enjoy mo yun. Doon ka dadali nun eh. Oh, pag hindi mo love yung ginagawa mo, hindi ka magpa-prosper niyan for sure. Walang development, hindi ka aangat kasi you don't love the game. Tama, tama. Pag mahal mo yung ginagawa mo, yun yung pinaka, isa sa pinakamasaya. Lahat mahal mo lang. Doon magsisimula eh. Yes. Tatama rin kapag hindi mo trip. Wala na. Oh, parang inuutos lang hindi ka sa'yo. Gaganahan. Because of, kaya mo siya ginagawa kasi kumikita ako dito. Hindi. Pero hindi mo siya love, may end yun eh. Totoo. Pero pagka dire-diretso lang, mahal mo talaga yung ginagawa mo, masaya ka. Doon ka while earning ba? Yun. Totoo. Taka na dati boss, naalala ko mga 2019 ata, nag-resell din ako ng mga sapatos. So, kumuha ako ng contact sa store. So, hindi ko napapangitin yung store. 2019? Pandemic? Before pandemic. Okay, okay. So, meron ako naging contact sa store. Bibigyan tayo ng 20% discount diba, sa SRP. Tama, tama. So, ang gagawin ko, yung nadi-discount ko, yun yung... Kampang ano mo? I-add ko para SRP pa rin ako. So, tangan na, mili ako yung mga Gatorade, mga Chinese New Year. Sabi to boss, mabili ko. Bili ako, dami. Nauubos ko yung stock. After lang months, puta walang nabenta. Abono. Ganun kahirap, hindi madali. Totoo. Putting up on sneaker shoes is not easy. Alam ko yan. Kasi mapapasok ka na dun eh. Easy yun kasi tinry ko eh. Kasi lahat ina-try ko. So nung tinry ko, napasok. So puta, hanggang binibenta ko na lang yung... Palugi na? Lugi. Sobra. Masisira lang sa'yo yun eh. Tsaka kasi wala lang, nainis na ako, nakatambak. Lago. Benta na lang. Tuwing nakikita mo siguro yung sapatos po. Hindi ko makakalimutan yung Gatorade tsaka yung Kyrie Irving na New Year, Chinese New Year. Dami ko rin binili yun, no? Yung may rosas. Tangin ah. Kasi mga Kyrie Irving din na mga basketball shoes. Lesson learned. Jordans. Kaya hindi madali. Kaya sa mga... ano nga palang mapapayang mo sa mga nag-aspire to put up on a sneaker store? Sa ngayon kasi, honestly, kung ngayong era na to magsisimula, napakarami. I think it's too late. Parang may mga meme nga na mga nagsimula ng sneaker store noong 2023, parang nagsisisi. Yeah. Kasi kami may client base na kaya medyo medyo nadadalian na kami. Pero kung ngayon, siguro kung trip mo talaga, tuloy mo lang. Hindi ko naman pwede pigilan. If you're a newbie when it comes to sneaker, don't try it na. Oo, pare. Mahirapan ka lang. When you don't have a name sa sneaker community. Kasi unang-unang hirap makakuha ng tiwala ng mga nasa sneaker group eh. Alam mo kayo magkakilala diyan, di ba? So, kung ikaw nasa sneaker community ka talaga, may possibility na pwede kang magkaya. Kasi you have the group to support you, the community. May mga iba pa rin na nagsisimula, okay. So, mahirap lang, mas mahirap. Hirap i-maintain na. Mahirap lang. Pero, kung gusto nila, wala namang ano. Wala. Pero, ako lang, ma-advise ko, kasi ako nga sa katulad ng kinuwento ko, nalugi ako. Nung nag-try ako nito. Kasi hindi ko alam. Hindi mo alam yung ginagalawan mo talaga. Yung laro. Totoo. Kailangan talaga, alam mo yung laro. Tama. Hindi yung bibili ka lang dito na alagang 4,000 at bilhin. Tapos nasa isip mo, kayang ibenta ni... Ibenta mo nito ng ginagalawan. Sadly, mali. Hindi, So, pero sa lahat na may mga sneaker shops, sneaker store, kung yan yung dream nyo. Tuloy lang. May tumal, may malakas. Basta masaya ka sa ginagawa mo, doon ka rin ulit dadali nun. Sa mga nice naman magtayo, sige lang, magtayo lang naman kayo. Sundin nyo basta mahal nyo. Totoo. Pero it's not easy. Totoo. Yun lang yung masasabi mo. Yeah. Kasi kung easy yan, ginawa ko na yun. Pinagpatuloy ko na. Kaso, nandun na ako eh. Ginawa ko na. Namuha na ako siguro mga 400K. Oh, Gatorade. Wala na. Wala. Lugi. So, out. Kasi, hindi nga ako sneaker guy. Totoo. I'm not a sneaker guy na alam ko yung lahat. So, yun ang una-una kailangan. Alam mo. Totoo. Alam mo rin pa paano yung laruin yung price. Totoo. Kasi yung price yan, bye-bye pa, di ba? Pwedeng hype now. Mamaya, wala na. Yes, pwedeng kunya. Nabili ko to ng... Pwede rin ngayon. Yung Gatorade na yun, pare. Mahal na yun ngayon. Mahal ngayon, pare. Putang ina. Sino ba pinagbenta ko? Binabawi ko na. Ang dami niya, Roy. Binili lang, 3,000. Mahal na yun ngayon, pare. Sabi ko na, magtataas yun eh. Mali talaga ako. Yanak ng tete naman. Pero yun nga, sabi, hindi naman kailangan magsisiga sa mga ginawa mo sa buhay. Kasi tinry mo lang naman yun na gumanda yung buhay mo. And you fail.
failed, pero at least you learn a lesson. Mm. Diba? Yun ang importante doon. You learn a lesson worth 400,000. So medyo mabigay. Mataas vision mo sa sapatos, pare. Oo, mataas talaga ko. Yun lang. So, eto yung manatanong mo na. Ano yung pinakamahal mong sapatos? Pinakamahal ko, hindi ako mahilig sa mahal eh. Na sapatos. Siguro Travis Scott, meron ako niyan. Yung mga yeah, worth 100,000, ganyan. Pinaka-suit mo talaga. Oo. Pero sa sapatos lang ako ng trip ko, hindi ako nagbabase sa presyo. Price. Oh. So what's your dream shoes pala? Sneaker? Dream sneaker shoes. Sneaker na gusto mong suitin. Yung talagang i-rock, i-wear and rock. Oh, na ano? Actually, sa ano, wala na akong maisip eh sa ngayon eh. Na, so, dahil nga, hindi ako How meron ako gusto? Ano? Is the Jordan 4 Eminem. Ah, okay. Oo, tama. Tama. Pero kung libre yun, yun din gusto ko yun. Pero magkano na ba kayo ng Jordan 4 Eminem? Magkano? Hindi ko na maalala. Meron si Big Boy. Oh, siyempre. Boss Biggs! Siyempre. Takin ako, meron ka nung sarap isuot no. Tapos pagbabasketball mo. Alam mo yung sa sidecar, tapos pang... pag-put break mo. Gas mo lang, no? Oo, gano'n. So nga pala, isa pa, ikaw din nga pala ang pasimuno at promotor ng Manila Expo. Manila Sneaker Alam mo, Expo. Alam mo, di pa nga ako nakakapunta doon eh. Alam mo bakit? Kasi hindi talaga ako sneaker guy. Nahiya ako. Punta ako doon na nasuot kong sapatos. Diba? Hindi pa tayo nakapunta doon. Manila Expo, never pa. Sa SMX? So, yun ang puntaan tayo? Saan? Sino nag-perform? James! Ay, oo, siya patay na doon. Ano yun? Katapos lang ng pandemic nun, pare. Patay na doon. Ay, invite kayo na. Nila Alan. Nanood lang tayo. Nag-drop by lang yun. Hindi pa ata tayo magkakilala. So, kailan mo ba naisipan yung Manila Expo Sneaker, na yan? Manila Sneaker Expo, meron kami ngayon April 28. So, hindi pa kami nag-a-announce. So, nag-leak na kagad ngayon, pare. Pero, kailan mo pa yan sinimulan? Ano to? Nag-start to 2014. Wow, 2014. Institution na to. Yung gatong passing event. Ano na kami? MSE? Ano na ba? Yes, so 15? Akala ko dati yung MSE parang ano, Marikina Shoe Exchange. Manila Sneaker Expo. Yung pala yun. So, Manila Sneaker Expo. Sneaker Expo. Alam mo, yung ganong klaseng event para sa akin, isa na rin siyang institution. Para siyang kasi yearly or twice a year. Celebration na. At talagang inaabangan yun ng mga... Sneakerhead. Totoo. Diba? Kasama ko dyan si Aram. Siya ang pinaka-primary organizer ng ano. Oh, tapos partner with you. Partner, yeah. Alright, so keep it up. Yeah. So, sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na sneaker gathering. kumbaga, kung meron mga... Kasi marami lagi yan ganyan, diba? So, yun yung parang sa dududa sa tattoo, yeah. Di ba? Dududa. Parang inaabangan ng mga... Yes, the shoe is the MSE, yeah. Di ba? So, napakaganda nung mga ginagawa. Sana, baka hindi ka nun, boss. So, sige, oo. Napakaganda nung ganung movement. Alam mo, yung mga ganung movement is hindi na magbabaya, patatawarin. Honestly kami, pagka gumagawa nun, hindi na namin tinitingnan kagad yung kitaan. Doon kami sa mangyayari. Kung ano yung... Tapos minsan, parang, ito lang pinagpagura natin. Pero at least nag-enjoy. Nag-enjoy. Yun ang importante doon. Kasi, lagi niyan sinasabi sa amin ni Big Boy, basta masaya. Yes. No, tama ko. As long as masaya ka, as long na you love kung ano yung ginagawa mo. Nothing wrong with that. So, minsan maglalabas ka konti. Okay lang yung konti. Huwag lang maglalabas ng puti. Lahat magbigat. Yun. Agud ka na. Pero masaya ka. Pero... hindi advisable. Hindi naman, hindi naman. Pamilya tayo. Hindi pwedeng ganoon, syempre. Pwede tayong magpaluwal konti. Pero not to the point na putak na lahat. Calculated pa rin lahat. So, ayun lang. Ang dami ko natutunan dito. Kasi, ulitin ko, I'm not a sneakerhead. Pero to, si sneakerhead talaga to. Isa sa sneaker guy. Kilala sa community ng sneakers. So, marami tayong natutunan. When it comes to shoes. Ayan. So, ayun lang. Shoe Game Manila. Punta na kayo sa kanilang mga branches. Apat na branches. At hindi basta-basta. Ulitin ko, sa Century, alala ko Century, Okada, dito sa S. Mison, tsaka sa Resorts World, so nakita nyo, so pumunta na kayo dyan at bumamili na ng nagaganda ang mga sapatos, alright! Gang.